Magandang araw! Ako nga pala si Jasmine, isang child rights advocate na nagsisilbi sa SPCC ng 9 na taon na ngayon. At nandito ako ngayon sa inyong harapan upang ibahagi sa inyo kung ano ba ang inyong 9 na pangunahing karapatan bilang isang bata ayon sa United Nations Convention on the Rights of the Child o UNCRC. Una, karapatan mong maisilang, magkaroon ng pangalan at ng nasyonalidad. Importante ito para sa iyo bilang isang bata dahil karapatan mong makilala ng lipunan na iyong ginagalawan. At pangalawa, karapatan mong matawag sa isang pangalan na ibinigay sa iyo ng iyong magulang o ng iyong guardian. Importante ang mga ito upang malaman mo na mayroon kang kinabibilangan sa isang lipunan. Pangalawa, karapatan mong magkaroon ng tirahan at ng pamilya na mag-aaruga at magmamahal sa iyo. Siyempre, bilang isang bata, hindi mo pakakayanin ang hamon ng buhay ng mag-isa. Kaya kakailanganin mo ng pamilya na gagabay, tutustos at higit sa lahat magmamahal sa iyo. At siyempre, kakailanganin mo ng tahanan na kung saan ikaw ay kukupkupin at magiging ligtas, lalong-lalo na sa mga panganib o sakuna. Pangatlo, karapatan mong manirahan sa isang tahimik at payapang pamayanan. Oo, karapatan mo ito dahil una sa lahat, makakaapekto ang iyong lipunan sa iyong paglaki bilang isang bata. Ngayon, kung ang lipunang iyong ginagalawan ay tahimik at mapag-aruga, ikaw ay lalaking isang mabuting bata. Ngayon naman, kung ang lipunang iyong ginagalawan ay magulo at hindi nakakapagpatahimik ng kalooban, maaaring makaapekto ito sa iyong paglaki sa negatibong paraan. Kaya, karapatan mong manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan. Pang-apat, karapatan mong magkaroon ng sapat na pagkain para sa malusog at aktibong pangangatawan. Oo, kakailanganin mo ng mga pagkaing malusog at mayaman sa nutrisyon at sustansya upang magkaroon ka ng malusog at aktibong pangangatawan. Bakit? Kung mayroon kang malusog at aktibong pangangatawan, una, magagampanan mo ang iyong mga tungkulin sa tahanan, sa eskwelahan, at sa lipunang iyong ginagalawan, ngunit higit sa lahat, makakatulong ang aktibo mong katawan upang makamit mo ang mga bagay na gusto mong makamit sa buhay, ang iyong mga pangarap at ang mga kalinangan na gusto mo pang mahasa. Panglima, karapatan mong mabigyan ng sapat na edukasyon at malinang ang iyong mga kakayahan. Oo, karapatan mong makapag-aral dahil kung ikaw ay nakapag-aral, makakamit mo ang, o magagawa mo ang mga bagay na hindi mo kayang gawin kung wala ang edukasyon. At higit sa lahat, makakatulong ang iyong pag-aaral o ang iyong edukasyon upang makamit pa ang mga kakayahan na nais mong malinang. Bukod dito, tiyak din ang iyong kinabukasan kung ikaw ay nakapag-aral. Halimbawa, kung ikaw ay lumaki na at ikaw ay nakapagtapos, maaari kang magkaroon ng trabaho. Pang-anim, karapatan mong makapaglaro at makapaglibang. Oo, tama ang narinig mo. Karapatan mo ang maglaro sa labas, magtampisaw sa ulan, humawak ng bola, at makapaglaro sa iyong mga kaibigan. Bukod sa nalilinang ang iyong mga kakayahan kapag ikaw ay naglalaro, makakakilala ka rin ng mga kaibigan at mapapagtibay nito ang inyong pagkakaibigan. Yun ay ilan lamang sa mga magagandang bagay na dulot ng paglalaro at paglilibang. Karapatan mo ito at dapat ay nakakamit mo ito bilang isang bata dahil nakatutulong ito ng malaki sa iyong paglago at pag-undad. Pampito, karapatan mo na maproteksyonan sa lahat ng uri ng pang-aabuso, panganib, at karahasan. Oo, bilang isang bata, hindi mo pa kayang protektahan o ipagtanggol ang iyong sarili laban sa mga uri ng pang-aabuso at karahasan
na maaari mong harapin. Kaya, nariyan ang ating mga magulang, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga guro, at maging ang ating mga social workers upang ipagtanggol ka o tayo sa lahat ng uri ng mga abuso, panganib, o karahasan na maaari mong harapin. Konektado sa ikapitong karapatan mo bilang isang bata ay ang ikawalumong karapatan, ang maipagtanggol at matulungan ng iyong pamahalaan. Bukod sa mga nabanggit, kagaya ng iyong magulang, mga kamag-anak, guro, social workers, at higit pa, karapatan mo rin na maipagtanggol ng iyong pamahalaan. Ang pamahalaan ang nagtatakda ng mga batas na magpoprotekta sa iyong kapakanan bilang isang bata. Ang pamahalaan din ang maaaring magtakda ng mga benepisyo o ng mga tulong na maaari mong makuha bilang isang bata. Pangsyam, karapatan mong makapagpahayag ng iyong saloobin. Oo, bilang isang bata, meron kang mga opinyon na maaari rin makatulong. Kaya importante na i-voice out mo o sasabihin mo ang iyong mga opinyon o ang iyong mga naiisip sa loob ng tahanan, sa lipunang iyong ginagalawan, o maging sa mga institusyon na iyong pinagbibilangan. Importante ang iyong boses, kaya huwag ka matatakot na sabihin kung ano ang iyong nasa isip at nasa iyong puso. Iyan nga ang siyam na karapatan na mayroon ka bilang isang bata. Sana ay natuto ka sa maikling usapin na ito ngayong araw. Muli ako si Ate Jasmine, at hanggang sa muli.